What's up, bro? Welcome back to Nuji TV. Bale, itong vlog na to, ilalunch ko yung bago kong playlist sa akin channel, yung Nujitorial. Okay? Dito sa Nujitorial playlist, ilalagay ko lahat ng mga alam kong techniques sa pag-edit, mga hacks sa FB or IG. And for this vlog, I will teach you some tricks sa IG story natin. Usually, ginagamit ko yung IG story kapag nagpo-promote ako ng new vlog, ganun. Or kaya kapag meron akong new post, doon ko ilalagay yung mga teaser. Parang pag-chinek nila yung IG story ko, parang mau-curious sila. Ano ba yung nasa post na yun? So, yung mga usual na nakikita natin, maglalagay sila ng photo, tapos talagay nila ng sticker on the some parts of the photo. Pero on this vlog, I will teach you new techniques para makapag-IG story. Ay, by the way, big shout out to Custom Thread. Ayan. Custom Thread kasi yan. I-sponsor nila tayo ng hoodie jacket custom for Nuji TV. Ayan. Check nyo Custom Thread, alright? So going back to Nujitorial, let's go watch and enjoy and learn. Let's go! Check, check. Welcome back to Nuji TV. Ang unang gagawin natin, syempre, bubukas natin ang ating Instagram app. Then, we will go to this, Instagram. Syempre, una ko ituturo sa inyo yung basic lang muna, yung sa text. Picture muna tayo. Ito, kami ko to. Picture natin para meron tayong canvas. Ayan. Then, let's go to text. Type natin is Nuji TV. Alright? Kung mapapansin nyo, ito yung mga pagpipilian na color natin. Ayan lang. Ayan. Pero ito, tuturo ko sa inyo yung tricks para makapili pa kayo na mas maraming color. Ito lang. Hold nyo lang itong mga color na to. Then, boom! Daming choices, oh. Ayan. Pwede na kayo mag-drag. Ayan, oh. Kita nyo. So, yun yung first trick ni Nuji TV dito sa Nujitorial. Ayan. Ganyan lang kasimple. Ulitin ko, ah. Kung mapapansin nyo, ayan lang. Ayan lang yung choices. Kung naboboring nga kayo dyan, hold nyo lang yan. Hold, then boom. Ayan, no? Daming choices. Yan yung trick number one ni Nuji. Alright? So, we're back. Number two trick. Ang tuturo kasi yung gradient or yung rainbow color ng text. Kasi usually, kung mapapansin nyo, ayan, solid colors lang siya yung mga choices natin. Yung pag meron akong nalaman na trick yung gradient or kaya rainbow. Una ko tuturo yung rainbow kasi mas madali siya intindihin, by the way. Yung gradient nga pala is yung parang alam niyo yung layman term, yung parang ombre. Yung parang lahat ng color ng red, nag-fade pa pink, ganun. Pero unahin ko na yung rainbow, alright? Bali yan. Para magawa siya, i-hold nyo lang tong text hanggang sa ma-highlight siyang ganyan, okay? Hanggang sa ganyan, no? Ma-highlight siya. Tapos yung tinuro ko sa inyo kanina, hold nyo lang to, press ulit itong mga color na to, yan, no? Pe-press nyo lang siya, press, hanggang lumabas siya. Tapos, i-hold nyo to, ito, itong cursor na to, kita nyo? Isasabay nyo siyang igagalaw kasabay nitong color, parang ganyan, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, kita nyo? Nag-rainbow siya, di ba? Ulitin ko, ah. Move natin doon. Hold nyo itong mga color na to. Ito. Hold. Lalabas to. Sabay nyong hawakan, i-hold itong dulo ng cursor. Tapos sabay nyo silang igagalaw para makakreate tayo ng rainbow looking text color. Boom! Ganda, di ba? So, ayan. Ulitin natin. Again, highlight. Highlight nyo lang siya. Ayan. Ayaw ma-highlight. Yan. Highlight. Lagay nyo na sa dulo. Then, balik tayo dito sa mga color na to. Then, click. So, habang nag-move yung cursor, nag-move din kayo para gumalaw din yung color. Yan. Diba? Yan yung rainbow technique. Next natin yung gradient or parang ombre. Dito tayo sa red. Dito. Yan. Reddish na color banda. Ay, dito na lang banda sa violet. Same ano lang, same idea. Pero dito, hindi ka masyadong gagalaw eh. Hold nyo tong color na to. Then, as you move, dito ka lang sa portion na to gagalaw. Ayan. Ayan. Kita nyo. From violet, naging pink, pinkish, maroon, red, ganun. Yun yung concept ng gradient or parang ombre.
para siya nag-fade away to different kinds of color. Alright, sana may natutunan kayo. Ito yung tip number 2 ni Nuji sa Nujitorial. Let's go! Let's go, bro. Tuloy-tuloy tayo. Trick number 3. Text pa rin tayo para to sa mga text natin. Una, shadow. Yeah, pwede tayo mamili neon, modern, typewriter, strong. Strong tayo kasi pipili natin yung matapang. Gusto natin kaya tayo paglaban. Ganun katapang. So, type tayo. Unahin natin, syempre, white. White or black, any will do. Shadow effect naman itong gagawin natin. Type natin, NujiTV, all caps para intense. Mas intense pa sa love light mo. Ganun. NujiTV, alright? Then, drag muna natin dyan. The idea of this is shadow. So, iisa pa tayo ng type. Nuji, type it. Caps lock natin, syempre kaparehas. Suggest ko lang, huwag nyo muna siyang i-resize, or kapag i-resize yung text, make sure na kasize nung isa, di ba? Make sense naman, di ba? So, yan, dalawa yung NujiTV, papalitan natin isang color, red. Yan, etong color na to, tulad ng tinuro ko sa inyo kanina, pwede nyo gawing ombre, pwede nyo gawing rainbow, bahal na kilaruin yan. Pero for the sake of tutorial, basic lang muna tayo, red. So, the idea of shadow is, yun nga, para siya magkakaroon ng anino. Siyempre, same size, i-adjust lang siya ng ganyan, no? Boom! Diba? Pwede siyang right side, pwede left side, boom! Diba? Easy lang. Pababa. Taas. Actually, hindi lang dalawa to. Kung kaya pa, gawa ka pa na sa pang layer. Depende na to sa mood mo or sa team mo. Pero ito naman, basic tutorial lang. Bahala ka na maglaro kung ano man yung aanoin mo. Basta huwag ka maglalaro ng feelings ng iba kasi bad yun. So, ayan. Tignay ko green. Ayan. Bahala ka na maghalo kung ano, paanong halo gusto mo. Diba? Basta yung maganda. Depende na sa yan. So, ito yung isa natin trick. Shadow effect. Alright? Pero kung mapapansin nyo, ayan o. Kung makakapaghalo kayo ng tamang kulay, makakapag-create kayo ng glitch effect eh sa text nyo. Bahala na kayo maglaro. Basta tinuro ko na sa inyo yung basic. Alright? Let's go! Sa next trick natin, maganda tong trick na to para sa mga teaser. Halimbawa, meron kayong new post sa Instagram. Maganda nga na to. Kumbaga, para ma-curious yung mga follower nyo kung ano ba yung pinost nyo. So, ayan. Yan yung photo nyo. Kunyari lang, yan yung photo nyo. So, the idea of this is tatakpan natin yan, tapos mag-tease lang tayo para ma-curious yung mga follower nyo. Ang i-click lang natin ito, yung katabi ng text, yung brush. Alright? So, we can choose any color we want. Kunyari ako, gusto ko red. Ang gagawin ko lang, i-hold ko lang tong screen na ito. Ayan. Hold. Hanggang lumabas yung red na yun. Gets? Balik tayo ha. Click natin yung brush na katabi ng text. Then, pick color. Then, hold nyo lang sa screen. Hanggang lumabas. Boom. Ayan, lumabas na siya. Then, ito na yung idea para matease sila. Kiklik natin itong eraser tool. Then, we will erase some portion. Ayan. Alright, bahala ka na kung paano mo sila i-tease. Pero parang ganyan yung idea niya. Kasi ang idea nito para makapture natin yung curiosity ng mga followers natin. Kasi the more na na-curious sila, the more na i-check nila yung post nyo. So, yan yung trick natin. Alright? Check, check for our last trick. Ang gagawin nyo lang, punta kayo sa sarili nyong IG feed. Then, you can choose any photo you want. For this trick, I will use this photo. Then, kiklik ko lang itong parang arrow button na to. Click natin yan. Then, makikita nyo yung ano, add story na tab. Click lang natin yun. Add story. Alright, you can adjust lang natin ng konti. Then, that's it. Punta tayo dito sa may sticker. Sa search bar, type nyo lang yung tap here. Yan, tap here. Then, you can choose tap here. You can choose any Giphy or Giphy na gusto mo kung ano yung makakapagpa-reveal. Try natin itong tap here na to. Then, ayan, adjust lang ng konti. Alright, pwede na rin takpan din yan para matease sila. Tapos, post natin. Pakita ko sa inyo yung effect later. Wait lang. So, yun. Punta tayo doon sa story. Posting pa siya. Balikan lang natin yung story ko kanina to share. Fact number 104, hindi mo talaga may iwasang umiyak while crying. Diba? Tama naman. So going back, ayan na.
posted na pala siya. Nakita nyo? Eno, tap here, tap here. Pag-click yan ng mga follower nyo, bumalik. Yan, pag-click nila yan, makikita si post, didiretso agad yan dun sa post na yun. O, diba? Cool. Alright. Ay, bonus trick. Ito usually ginagamit ko talaga to. Kunyari, yan. Click ako. Ito yung photo ko kunyari. Gamit tayo ng text. Ito. Maganda to pang hatak sa mga ano yung story nyo. Usually, pamparami ng views to. Lalo sa akin, ginagamit ko kasi yung IG story ko pang promote. So, ginagamit ko siya. Hashtag is napaka-importante. Pwede natin gamitin ko sa mga trend natin. Kunyari, photo natin related sa Boracay. Tatype lang natin yung hashtag Boracay. Ayan. Mali pa spelling. Hashtag Boracay. Tapos lalabas yung mga suggested. Pwede mo i-click yan. Kasi kapag yung ibang IG story, naka-hashtag sila, sa pare-pareho kayo ng ano, hashtag, merong ibang mga viewers na tumitingin din yan. So yan, napakahalagang ano yan. Kung into IG story talaga kayo, gusto nyo maraming views or may pinopromote kayo, I suggest use hashtag. Alright, sana may matututunan kayo dito sa ating episode sa Nuji. Nujitorial, don't forget to subscribe on my channel. Let's go!